Good afternoon mga ka-OFW. Ngayon po ay papasok ko naman si OFW sa trabaho. So gusto kong iturong kayo at gusto kong ipakita sa inyo yung daily routine travel ko papunta ng trabaho. Kasi naka-e-break lang po ako palagi. So stay tuned po. Panoorin nyo kung paano pumasok sa trabaho at umuwi ng bahay. Ito yung daily travel ko papunta ng trabaho. Stay tuned. Keep on watching. So mga ka-OFW, gaya nang sabi ko sa inyo, ito, naka-e-bike ako papunta sa aking trabaho. Itong daily routine ko, araw-araw, ginagawa ko po pagpapasok ako sa trabaho. So, unang-una, sa mga kapwa ko bikers at saka mga e-bike ang gamit, lagi nyo tandaan, safety first tayo, mga ka-OFW. Bago kayo lumabas ng bahay, huwag nyo kalilimutan unang-unang gagawin nyo, tips ko sa inyo, mag-pray kayo lagi. Kasi God is good all the time. Yun ang makapag-save sa inyo. And then, pangalawang tips, ingat palagi. Sumunod po sa protocol kung ano po yung policy na dapat para sa bike. Yung po ang gawin natin gaya ng helmet. Magsuot tayo ng helmet, gloves, traffic vest. Yan po pinakamahalaga para po safety tayo lagi. Yan po mabigay ko sa inyong tips bilang isang OFW. Ingatan po natin yung ating sarili kasi po yung ginagawa natin para sa pamilya natin, hindi po para sa sarili natin. So ito po yung gamit kong e-bike, mga ka-OFW. Few moments later. So mga ka-OFW, ganyan sabi ko sa inyo, papasok na po ako sa trabaho. Naka-e-bike lang ako. So ito yung aking mga dinadaanan. Napakalaking, ito yung Royal Rose Hotel sa Abu Dhabi. Ayan, pasensya na kayo, medyo mahangin ha. Ito po yung daily routine ko, pumunta sa trabaho. Mag-helmet ka muna, kuya. Yan, mga ka-OFW, napansin nyo yun. Mga walang helmet, huwag kayong gagaya dun, mga kapwa ko, Pilipino dito sa ibang bansa. Huwag kayong pasaway, huwag kayong gumaya dun kasi huwag iisang buhay natin. Pag na-aksidente kayo, sorry kayo. Tandaan nyo yan. Kung mahal nyo yung pamilya nyo, sumunod kayo sa batas trafiko ng ibang bansa. Lagi nyo yung tandaan. Ayan. Tuloy po tayo. Ayun po, diretso ako sa trabaho. Lagi nyo pong tandaan na mga ka-OFW ko sa ibang bansa dito lalo na sa Abu Dhabi. Dito po ay bawal ang pasaway, may nanghuhuli po, may penalty. So kung ano po yung nakalagay na rules, yung po sundin, gaya ng bike line, dumaan po kayo sa bike line para po iwas ang pining nyo. Ay mga ka-OFW, nakikita mo, mayroon tayo mga Pilipinong kasabay dito, naka-e-bike din. Yung kalbong nasa una namin, huwag nyo gagayahin yan. Kasi yan ay walang kwentang tao, yan po ay kwan, hindi sumusunod sa batas. Halos mga Pilipino lang po ang nasunod din sa batas ng Abu Dhabi. Huwag po kayong gagaya sa mga walang kwentang taong ganyan. Gaya po niya, no? Nakikita niyo po. Ayan, wala pong kwenta. Yan, wala pong ukbo. Gagaya kayo sa mga ganyan tao. Mga ka-OFW, kasi pag na-accident po kayo, minsan lang. Hindi po kayo sasantuin ng sakyan dito. Pag nasa mali po kayo, wala po kayong kalaban-laban. Kawawa po kayo. Stay tuned po. Ayan mga ka-OFW, tingin mo yung Pilipino kasabay ko. Complete gear po yan. Naka-traffic beast. Ayan ang mga Pilipino dito, tingnan mo. Oh. Yan po ang mga Pilipino bikers dito at saka mga riders. Nasa municipality po tayo. Yan, ito po yung daily routine ko sa trabaho. Naka-e-bike lang po ako. Ito po yung araw-araw kong dinadaanan papunta sa trabaho. Agandahan po dito, may bike line. So safety po, bike lang talaga halos ang nadaan.
Yan mga ka-OFW, ito yung daily routine ko sa trabaho. Dito ako dumadaan araw-araw. Yan mga ka-OFW, dito ako nadaan sa may gilid ng mga school kasi may bike line dito. Ito po yung araw-araw na ginagawa ko sa trabaho ko. Papasok at saka pauwi ng bahay. Winter time sa Abu Dhabi. So malalaman natin ngayon dito kung ilang oras yung travel time ko pag ako'y nagbibiyahe sa pupunta ng aking trabaho. Araw-araw kong ginagawa ito mga ka-OFW. So yung travel time, makikita natin kung ilang minuto ako nabiyahe. Yan yeah, mga ka-OFW, malapit-lapit na ako. Hindi ko lang alam kung ilang minuto ko kayang takbuhin. Malilom na mga ka-OFW, malamig na, winter na talaga sa Abu Dhabi. Winter na, hapon pero may pag. Ito yung regular na takbo ko lang po. Tumatakbo lang ako ng 40 kph. Everyday ganyan lang takbo ko. So titignan natin kung ilang oras, ilang minuto bago ako makarating sa aking trabaho araw-araw. Yung karamihan mga Pilipino kasi dito, naka-e-bike lang po. Ayan o, nasa una ko si Kuya, naka-helmet, kumbito gear. Makamadala mo makikita yung mga ibang lahi dito naka-helmet. Karamihan Pilipino lang nasunod dito. Kaya pag na-accidente, goodbye. So ito yung regular na takbo ko. Ngayon po ay nasa bus station ako ng Abu Dhabi. Malapit ako sa trabaho ko. So malalaman natin kung gaano katagal yung travel ko. Stay tuned lang po. Yan mga ka-OFW, nandito na ako ngayon sa Shark Power Nutrition. So kung napansin nyo mga ka-OFW, ito yung aking natatrabahuhan, Shark Power Nutrition. Ito yan. Yan po ang Shark Power Nutrition, dyan po ako nagtatrabaho. Stay tuned po, pasok tayo sa loob. So pasok na po tayo, stay tuned. Hello kaya, hi. Hi mga, is it? He is my colleague here in the work. So I'm here now in the work. And he is my boss. I will check how many minutes I traveled from the house going to work. Okay? Stay tuned. 5 minutes later. So yung mga ka-OFW, naka-duty na po ako sa aking trabaho ngayon. Yung nga po, yung e-bike to work ko, yung aking travel papunta sa trabaho, halos kinaya ko siya ng 10 minutes. 10 kilometer po yung simula sa bahay ko. 10 kilometer.
So, kinaya ko po siyang takbuhin ng 10 minutes, 10 kilometer. Dito, itong gamit kong e-bike. Yan po yung e-bike ko. Itong e-bike kong ginagamit. Ayan. Yung e-bike ko, mga ka-OFW. 10 minutes lang po, simula sa kwan ko, sa bahay ko, papunta sa trabaho. So, station po. Ayan, mga ka-OFW. Tapos na po yung duty ko. Kaya nasabi ko sa inyo, ito yung daily routine ko, papasok sa trabaho at pauwi ng bahay. So, keep on watching. Pauwi na po ako ng bahay. Naka-e-bike pa rin ako. Few moments later. Yan mga ka-OFW. Bago tayo umalis, kailangan naka-open ang ilaw. Ilaw tayo. Open natin ilaw na bike natin. Blinker natin. Ayan, may blinker na. Tapos, check natin ang ilaw sa una. Ayan, mga ka-OFW. May ilaw na ako. Kompleto na. Tapos, ayan. Talakan na tayo. Basta lagi yung tanda mga ka-OFW. Bago kayo umalis, dapat may ilaw kayo para sigurado, safety. Ayan. Extension po. Yan mga ka-OFW. Malapit-lapit na ako. Siguro mga 3 kilometro na lang. Mga ka-OFW, mga 1 kilometer na lang, nasa bahay na ako.
Yeah, mga ka-OFW, ito yung napakagandang view ng municipality ng Abu Dhabi during night. Ayan, oh. Dito ako nadaan yan ng municipality ng Abu Dhabi. Tignan nyo, napakaganda ng view. Abu Dhabi municipality. Ayan, oh. Napakaganda ng view. Ayan. Isichon, malapit na ako. Ng gabi. Isuot mo yung helmet mo. Baka madali ka na ng police. 400 pa yan. Tapos talay ang bumbum mo, ha? Konting ingat. Saka magsuot ka nito. Vlogger ako. Concern ako sa lahat ng Pilipino. Kaya, please. Salamat po. Para sa inyo yan, ha? Sayang din naman. Baka mahuli. Masayang pa, ha? Ayan, mga OFW. Kailangan natin gawin yun. So, pinasabihan ko na maayos si Kuya. Kasi wala siyang helmet. May helmet siya hindi sinusuot. Tapos, meron siyang meron naman siyang gear hindi rin na sinusuot. So, minto si pasaway. Yun ang wag natin gagayin, mga ka-OFW. Huwag tayong pasaway. Kasi pag na-accident di tayo, kawawa, pamilya. Pamilya magsasabi rin di tayo. Ganun kasimple yun. So, bilang isang Pilipino, kahit hindi ko siya kano-ano, kailangan ko siya sabihan ko sabi na maayos. Kasi, pag nahuli ka dito, may fine ka 400. Tapos, dala pa yung electric bike mo. So, di ba, sayang. Electric bike, sayang yun. Magkano yung electric bike? Nasa 2,000 yun. Malapit na ako. Mga 100 meters na lang, nasa bahay na. Ayan, mga ka-OFW, nakita mo, tumakasalubong ko. Wala itong kahilmit-hilmit, nakakahiya. Walang kahilmit-hilmit ng mga yan. Huwag na huwag niyong gagayahin yan. Ako, pag na-aksidente, kawawa. Walang kahilmit-hilmit. Grabe. Hindi naawa sa kanilang sarili. Walang pakialam. Pag na-aksidente, yun. Tsaka magsisisi. Kasi walang helmet. Marami pa rin pasaway talaga. One eternity later. First, thank you so much. Thanks God. So, nakarating pa ako dito sa bahay ng Malwalhati. Thank you Lord. Ayan. Nakarating na pa ako dito sa bahay ng safety. So, sa lahat po na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe o OFW Life Adventure. God bless you all sa inyo lahat. Thank you for watching. See you in my next video.